Alright! Ang hawak natin ngayon ay ang bagong-bago at fresh na Realme C15! Pasok na tayo sa Yellow Squad community! And nakikita nyo ba tong cute na design na to? Ginawa lang naman to ni Vince Rico Hermoso. Siya yung napili kasi ginalingan niya sa padoodle challenge ni Realme. Limited edition lang ang design na to. Nasa 1,000 units lang yung available na ganitong edition. Pero nasa 999 na lang kasi nasa atin na isa. Box pa lang, ang ganda na yun. Bagets na bagets. Parang batibot lang. Sa batibot. Tingnan nyo itong bawat sides. Inform na agad ako about sa mga features niya. Like maganda for multimedia consumption, pang gaming, photography, at mamasil-masil na battery. So ayan, nung ina-unbox ko to, nag-expect ako na medyo shiny or glossy kasi medyo playful yung design ng box eh. Kaso paglabas niya, eto na. Charan! Hindi siya playful. Yung back cover nito is made of polycarbonate plastic. Medyo may pagka-geometric and textured yung design niya. Nagiging trend na ngayon kasi yung mga texture eh. Tapos, oo nga, mas mga appealing, tas comfortable sa hands. Less fingerprints pa oh. And iwas scratch at dulas. Pero takot ko lang sa mga textured kasi baka may mga dumi, mapunta sa mga singit-singit ng textured. Eh, yung pamangkin ko pa man din mahilig sa clay. So, malamang didikit yun dito. First time ko makakita ng ganitong geometric design sa Realme eh. Usually, yung ganitong design sa laptop ko lang nakikita eh. Bagay ito sa mga naka-formal, na-imagine nyo ba? Kasi may pagka-attachy case yung feeling niya eh. Yung mga long sleeve na paper, hindi ako naka-long sleeve na yan. Wala na, na-judge na yung mga bibili. Uwi yan na. Ina-expect ko at is priced na 6,990 pesos na hindi siya naka-Type-C. Pero siguro sa in time, lahat ng mga entry level naka-Type-C na. So ayun nga, naka-micro USB pa lang siya dito sa baba. Kasama yung 3.5mm audio jack, microphone array at speaker grill. Nasa kaliwa naman yung SIM card tray. At sa kanan yung power and volume rocker. Sa likod yung fingerprint sensor button. For its display, meron siyang 6.5-inch IPS LCD with Corning Gorilla Glass protection na may mataas na screen-to-body ratio of 88.7%. Actually, akala ko madaming unused space dito sa 6.5-inch. Pero good job, Realme! Plus, pogi! Hindi, maganda pala ako. Maganda points! Wow! Ito for gaming and video consumption. For its chipset, meron tong Helio G35 ng MediaTek. Octa-core CPU and PowerVR GE8320 GPU. This chipset is designed to ensure sustained performance and longer gameplay. Kayang-kaya nito i-handle ang mga mainstream games like Minesweeper, Pac-Man, joke lang, ML, PUBG, COD, etc. So, pang gaming talaga siya kasi yung G sa Helio G35, it means gaming. So, may higher clock rate siya. Realme C15 has two variants. 3GB and 4GB of memory. Pareho silang 64GB storage. Tapos, expandable naman ang kanyang memory kasi meron siyang 3 card slot. Yung dalawa is for your dual SIM and yung isa for the memory. And itong unit natin is 3GB. So, I highly recommend to always clear your memory using yung phone manager. O kaya itong app na to. Sa battery naman, ito ang highlight ng phone na to. Kasi yung mga consumers gusto ng mataas. Yung 5,000 milliamps, parang wow na yun eh. Tapos kung tataas mo pa, bababoom! This phone has 6,000 milliamps! And 18 watts ang charger na kasama niya. It could charge up to 25% in 30 minutes. Oh, medyo natatagalan ba kayo sa pag-charge? Eh, syempre, 6,000 milliamps yan eh. Pero kung mag-charge ka, pang matagalan naman. 4 to 5 hours nga ako nag-ML eh, pero wala pang 30% yung nababawas. According to Realme lab test naman, Realme C15 could last up to 57 days in standby mode, which is far better than some flagships. Naghintay talaga sila ng 57 days, no? I salute your patience.
At isa pang extra highlight is ako. Char. Because of its selfie camera na 8MP. Ayan o, puro ako. So, ito nga pala yung first C model na merong quad camera. It comes with a 13MP main camera, decent in low light and magandang colors in a well-lit environment. Then, 8MP ultra-wide. And for the portrait, dito pumapasok yung black and white and retro lens. O baka akalain nyo ah, filter lang yan. Pero compared sa normal filter, mas makontrast siya at mas lumalabas yung details kasi lens talaga ang ginagamit niya. That is designed talaga for sepia and black and white portraits. So sabi pa niyang notable features, meron siyang dark mode. Kasi bagay na bagay sa pagka-classy style ng phone. Pang corporate, yes. Meeting adjourned, joke lang. Fingerprint and face unlock. Medyo mabilis naman siya. At focus mode. Nakakapag-meditate yan. Relax. So for the price of 6,990 pesos, then 6,000 mAh, parang nagbayad ka lang ng 1.2 pesos per milliamps, di ba? Amazing. Tapos agree ako sa textured back nga, mas scratch free nga naman. Decent quad camera setup. Tapos ang ganda ng screen. Ma-contrast ang laki with gaming chipset. For an entry level phone, ang promising ng mga features niya, no? So sulit. So yun na, tapos na. So if you like this video, give us a thumbs up, share this on Facebook, subscribe, click the bell button para ma-update kayo sa latest videos namin. Meeting adjourned. Yes, real me. Bye.